ni Lahad ni Leila Alcacid na napagtanto na raw niya ang kanyang nais sa kung ano ang kanyang tatahakin na landas. Ito raw ay ang sumulat ng mga kanta tulad ng ama na si Ogie Alcacid. Ito ay matapos na mapili ni Leila sa isang American Mass Company para sa isang proyekto. Dito lamang nang ilunsad ng nasabing kumpanya sa Pilipinas ang music label nitong Paradise Rising. Ayon sa singer ay dumating ang oportunidad na ito sa kanya noong mga panahon na siya raw ay nalilito sa gusto niyang gawin sa buhay. Before this, I was at a point when my skill level was just like feeling insecure. I'm very indecisive person. So, over the course of when I started doing music to now, I guess I just have a lot of insecurities about whether I'm worthy of continuing to do it. Lahad ni Leila. A lot of insecurities in my mind because a lot of it is attached to my last name. Dagdag pa ng singer. Ayon pa kay Leila ay dahil rito kaya siya nagkaroon ng kumpiyansa sa kanyang sarili. This was the first time that I was given an opportunity that I can say that wasn't because of whatever my last name. Sabi ni Leila. Alam raw ng singer na masaya siya pag siya ay kumakanta sa studio. Ngunit wala siyang tiwala sa kanyang sarili dahil sa insecurity. Sinabi pa ni Leila na mabuti na lamang raw na nakaalalay sa kanya ang ama. I'm just really an ultra insecure person and it's frustrating. I'm just glad that my dad, being a musician, was understanding. He started almost the same age that I am now. He knows how it feels when you're young and questioning what you want to do with your life and don't know which direction to go. He was just encouraging me to just go for it and focus on the aspects that I love. Lahat ni Leila. At dahil raw mahilig ang mga Pilipinas sa ballad, ay nangamba siyang baka hindi magustuhan ng mga ito ang kanyang genre. There's always this pressure to kind of conform to what people enjoy listening to. There's a bit of insecurity with me, with my specific style of writing and even how I sing. Aniya. Sinabi rin itong pinayuhan raw siya ng ama kung ano ang nagpapasaya sa kanya at hindi ang sasabihin ng iba. It's just like, there are gonna be people who will appreciate you. Just keep doing what you enjoy. Ani ni Leila. Laking tulong rin raw para kay Leila ang pagkatuwa ng ama dahil sa record niyang napabilang sa music tape. I was scared that he was gonna tell me that I was doing something wrong or that my technique was off. But he was really good. Like, he was impressed by what I was doing and I was happy to just let me go on express myself. That was the biggest thing and what I hold on to till now. That was confirmation for me that I will keep writing what I like to write and sing what I want to sing. Saad ni Leila. January 2017, noong dumating ng Pilipinas si Leila upang makasama ang ama at makilala ang kapatid na si Nate sa pangalawang asawa ni Ogie na si Regine Velasquez.